Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang noon. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang tanghali na po, mami na mahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Bago tayo dumako sa banal na salita ng Diyos, tayo po'y panandali ang manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat, mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Jesucristo kami po, sama-sama po kami nagpupuri, nagpapasalamat minsan pa dakilang Diyos sa pagtanggap po ng aming mga pagpupuri, sa pagtanggap po ng aming pagsamba. Salamat po malapang noon nakaabot sa turo ng biyaya sa kalangitan ng aming mga papuring awitin. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan malapang noon at minsan pa malapang noon sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng pananampalataya, nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay ng kaligtasan. Malapang dalangin po namin, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Tulungan mo kaming maunawaan yung mga salita at hindi lang kami maging tagapakinig. Tulungan mo kami maging tagatupad ng mga salita mo. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig. Alisin mo mga alinlangan sa aming mga puso. Malapanginoon, tanggapin namin ng may kaamuan ang mga salita mong itinanim na makapagliligtas ng aming mga kaluluwa. Malapanginoon, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Sa malakas na palakpak sa ating pinakamamahalang Panginoon, maminamahal. Purihin pong ating dakilang Diyos, purihin pong ating mahalang Panginoon, habang inihanda po natin ang ating mga talata dito sa Mateo 20, talatang 1 hanggang 16. At mamaya sa Mateo 8:19, nagpapaabot po muna ako ng pagbati, maminamahal sa lahat ng mga minamahal, ang mga anak ng Diyos. Sa lahat ng ating mga beloved preachers, beloved workers, sa ating mga instrumentalists, sa ating mga beloved choir members, sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Ibayong Dagat, mga kapatiran natin na nanonood, mga webcast viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga minamahal nating mga kapatiran na narito ngayon. At nagpapaabot din po kong dobleng pagalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at higit sa lahat ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalati, ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Kindly, maminamahal, buksan po natin ang ating mga banal na kaslatan, Mateo 20:1. Hanggang 16 at mamaya Mateo 8:19. Sound. Mateo, Kapitulo 20, talatang 1 hanggang 16. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan, na lumabas pagkaumagang-umaga upang umupa ng magagawa sa kanyang ubasan. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang dinaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. At siya'y lumabas ng malapit na ang ikatlong oras at nakita ang mga iba na, sa pamilihan na nakakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran at magsiyaon ng kanilang lakad sa ubasan. Lumabas siya muli ng malapit na ang oras na ika-anim at ika-siyam at gayon din ang ginawa. At lumabas siya ng malapit na ika-11 oras at nakasumpong siya ng mga iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin? Sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang 11 oras ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. Jis, at nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila ay magsisitanggap sila ng higit at sila ay nagsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. At nang kanilang tanggapin, ay nangagbulong-bulungan labas sa puno ng sambahayan na nangagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y pinantay mo sa amin? Na,
aming binata ang hirap sa maghapon at sa init na nakasusunog. Natapot siya sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi pa nga nakipagkayari ka sa akin sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at tumayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Hindi pa nga matuwid sa aking, na aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari o masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti. Kaya't ang mga una'y mga huli at ang mga huli ay mga uuna. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, puri ng ating dakilang Diyos. Ang ating paksa, maminamahal, pamagatan po natin, willingness. Willingness, ibig sabihin yung may kusang loob. Dito po sa Banal na Kaslatan, maminamahal, sinabi ng Biblia, ang karian ng Diyos ay gaya ng manggagawa sa kanyang banal na ubasan. Maminamahal, sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, sinabi ng Banal na Kaslatan, tayo po'y gagantimpalaan ng Diyos ayon sa ating paglilingkod. Dito sa Biblia, maminamahal, sabi ng Banal na Kaslatan, God wants us to work in His vineyard. Nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang lahat ng mga naglilingkod sa Kanya ay gumagawa sa kanyang banal na ubasan. Sinabi ng Banal na Kaslatan, maminamahal, ayaw niya na ang mga mananampalataya ay idol. Idol, walang ginagawa. Kaya nabasa po natin dito, maminamahal, sinabi ng Biblia, sinugo niya ang mga manggagawa sa kanyang ubasan upang magtrabaho at nakipagkasundo na babayaran niya sa buong maggampo na yun, maminamahal, ng isang denaryo. Babayaran niya lahat ng mga gumagawa sa kanyang banal na ubasan ng isang denaryo, maminamahal, sa buong maggapon. Ngunit ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, ayaw niya na may mga taong walang ginagawa. Sabi rito, maminamahal, nang siya'y lumabas na malapit sa ikatlong oras, ay nakita niya naman ang iba sa pamilyan ng nangatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran at nagsiyaon sa kanilang lakad sa ubasan. Sa verse 5, lumabas siyang muli at nakita nang malapit na ang oras na ika-anim at ika-siyam, ay gayon din naman nakita niya ang iba na walang ginagawa. At nang siya'y lumabas at malapit ng ikalabing isang oras, nakasumpong na naman siya ng iba na nakatayo, na sinabi niya sa kanila, bakit nakatayo kayo sa buong magapon at walang ginagawa? Sa verse 8, at nang dumating ang hapon ay sinabi ng Panginoon sa basahan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila sa kaupahan ayon sa kaupahan sa kanila mula sa huli hanggang sa una. Dito po, maminamahal, makita nyo ang pagbibigay ng gantimpala ng Diyos, maminamahal, sa mga naglilingkod sa Kanya pantay-pantay. Amen? Ay sabi, meron na una na nagiging huli at meron mga huli na nagiging una. Dito po, maminamahal, sabi, meron pong nagtrabaho ng 11 hours. Meron nagtrabaho, maminamahal, ng 9 hours. At may nagtrabaho ng 6 hours. May nagtrabaho ng 3 hours na lang. At ang kauli-ulian, isang oras na lang ang nalalabi sa buong magapon, maminamahal. Isang oras na lang, sabi ng Biblia, pinagtrabaho niya pa yung taong yon ng isang oras, maminamahal. At ng sila'y, sabi rito, maminamahal, they receive every man a penny. Ang bawat isa ay binigyan niya ng tinatawag na sweldo ayon sa tinatawag na minimum wage ng panahon na yon, yung 1 dinar. Isang dinaryo ang pinaka minimum wage noon. Isang dinaryo sa buong magapon. Kaya nung binigyan ng sweldo, maminamahal, yung mga manggagawa na nagtrabaho sa ubasan, nagreglamo yung nagtrabaho ng 11 hours.
Ang sabi niya, buong magapong kami sa initan. Tapos, binigyan mo lang kami ng sweldo na katulad ng nagtrabaho ng 3 hours at 1 hour. Parang inisip niya, maminamahal na argabyado yata siya kasi 11 hours siya nagtrabaho. Tapos, yung nagtrabaho lang ng 3 hours, saka 1 hour, pareho lang ang sweldo. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, di ba nakipagkasundo ka na sa bumagapon, ay susweldoan kita ng 1 dinaryo sa bumagapon, pumayag ka. Kung sinwelduan ko ng katulad ng sweldo mo, ang nagtrabaho ng 1 oras na lang, 3 oras na lang, ay masama ba ako kung ipinantay ko ang sweldo sa iyo samantalang ginawa ko ito dahil sa aking kabutihan? Ang malaga, pumayag ka kung ano ang kondisyon na ibibigay ko sa iyo. Pumayag ka. Dahil ako isang taong matuwid, fair and just, sabi rito, they receive every man a penny. Yung tinatawag na sweldo, yung 1 dinaryo. Sa paglilingkod sa Diyos, maminamahal, tandaan po natin, ayaw ng malapang noon nang wala kang ginagawa. God renders to every man according to his work with willingness. Kaya nakita ng malapang noon, maminamahal yung mga tao, walang ginagawa, pinagtrabaho niya. Kasi ayaw niya nang walang ginagawa. Sinabi ng banal na kaslatan, maminamahal, ang tamad at walang kabuluang alipin ay itatapon sa labas. At diyan na nga ang pagtatangis ng kanyang ngipin. Kung mababasa niyo po rito sa Hukom, Kapitulo 5, talatang 23, at Jeremias 48, verse 10, sabi ng talata, maminamahal, sumpain ang nagawa walang bahala sa gawain ng Diyos. Sabi, sumpain niyo si Meros sapagkat hindi siya tumutulong sa gawain ng Diyos. Sumpain niyo siya ng kapait-paitan. Basahin natin yung talata, maminamahal, Hukom 5:23 at Jeremias 48, talatang 10. Dito po sa Hob, Kapitulo 5, talatang 23. Hukom po, hukom. Hindi Hob yan. Hukom. Judges. Judges. Ayan, basahin nyo na lang po. Eh, nasa TV. Para mabilis. Sumpain ninyo si mga Hukom 5:23, sumpain ninyo si Meros. Sabi ng anghel ng Panginoon, sumpain ninyo ang kapait-paitan ang mga taga roon sa kaniya sapagkat sila'y hindi na paroon na tumulong sa Panginoon, na tumutulong sa Panginoon laban sa kapangyarihan. Amen. Ang sabi rito, maminamahal, sumpain nyo si Meros. Sabi ng anghel ng Panginoon, sumpain nyo ng kapait-paitan ang mga taga roon sa kanya sapagkat sila'y hindi napaparoon na tumutulong sa Panginoon, na tumulong sa Panginoon laban sa mga makapangyarihan. Sinabi ng Jeremias 48 verse 10, sumpain ang nagwawalang bahala sa gawain ng Diyos. Nabasa natin, maminamahal, ayaw ng Diyos ng idol. Ayaw niya nang walang ginagawa. Pero kapag nagtrabaho ka, pag gumawa ka sa ubasan ng mahal na Panginoon, hindi malaga kung 1 oras na lang ang pinagtrabaho mo. Hindi malaga kung 3 oras ka na lamang nagtrabaho. Hindi malaga, maminamahal, kung ilang oras kang nagtrabaho sa gawain ng Diyos. Ang importante, maminamahal, pare-pare tayong gagantimpalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung merong magrereklamo, maminamahal, kaming mga manggagawa ang magrereklamo. Bakit? Mas nauna kaming naglingkod sa Diyos. Kumbaga sa ano, nagtrabaho ng 11 hours. Ang iba sa inyo, nagtrabaho na lang ng mga 8 hours. Ang iba ay 9 hours. Ang iba ay nagtrabaho na lang ng 6 hours. Yung iba, 3 hours na lang. Yung iba, 1 hour na lang dahil babalik na mala Panginoon. Kaya unfair naman, maminamahal, kung ngayon kaliligtas mo lang, kababago mo pa lang, ikaw pa ang papuko-puko. Ikaw pa ang walang ginagawa. Kung may magre-reklamo, kami ang magre-reklamo sa Diyos sapagkat
Napakarami na po naming hirap sa paglilingkod sa Diyos. Naranasan namin walang makain. Naranasan namin na kami batuhin. Naranasan namin na kami binugbog sa pangangaral. Naranasan namin pinapasok ang ating bahay-sambahan. Hinahabol kami ng taga. Nararanasan namin, mami na mahal, na wala kaming makain. Yung ibang mga kasama ko, mga manggagawa, na hindi nakakatis ng gutom, nangihingi sa mga kapitbahay ng pagkain. Pero sa panahon natin ngayon, blessing na, pinagpapala na ang ating church. Dati ang pinakamayamang dumadalo dito, nakatricycle lang. Nakatricycle lang ang pinakamayamang dumadalo dito nung ako'y bagong manggagawa, 1984. Pag may pamaradang nakatricycle, sasabihin namin sa Bilabid Mama Dear, mayroon po tayong kapatiran, may kaya. Mayroon pong sasakyan, nakatricycle. Asikasin niya. Pero ngayon, kung magpunta kayo sa church, pumunta kayo sa main church, mami na mahal, halos lahat ng kapatiran pinagpala na. Ang problema yung paradahan, wala nang maparadahan yung sasakyan. Yung mga workers ngayon, mami na mahal, sabi ko nga po sa inyo, halos hindi nila naranasan, yung naranasan namin. Yung ang pagkain sa umaga, mami na mahal, minsan long rice, kamuting kahoy, sa tanghali, water rice, dugaw, walang sahog, lalagyan lang ng tubig. Sa gabi, memorize. Iniisip na lang namin, pagkain, iunom na lang kami ng tubig. Nararanasan namin yan. Sa Santa Elena, na duty kami doon, puro talbos ng kamote yung pagkain, pinipitas lang namin sa gubat. Wala talaga, as in, wala. Nilalaga lang namin, mami na mahal, tapos sasaw sa suka na may kunting asin. Ulam na namin yun. Ang aming tulugan, yung dalawang mahabang bangko na pinagtsaklob, tapos nagtanggal lang kami ng nyug, yung dahon ng nyug, yun ang pinakadingding namin. Grabe, kung may magrereklamo, ay mas magrereklamo kami mga nauna naglingkod sa mahal na Panginoon, pero hindi tayo pwede magreklamo sa Diyos. Pagdating natin sa langit, yung kung ano yung gantimpala ko, mami na mahal, yun din ang gantimpala nyo na tatanggapin. Pantay-pantay. Walang labis, walang kulang, walang sobra. Kung ano yung tatanggapin namin gantimpala, ganun din ang gantimpalang tatanggapin nyo. Amen? Pero tandaan natin, mami na mahal, ayaw ng Diyos ng idol. Ayaw niya ng walang ginagawa. Kaya nga gagawin niya lahat ng paraan para gumawa ka. Imagine, ngayon ka lang magtatrabaho pero ang sweldo pantay. Yung nagtrabaho ng 11 hours, nagtrabaho ng 8 hours, nagtrabaho ng 6 hours, nagtrabaho ng 3 hours, pare-pareho lang ang sweldo nila. Basta gumawa ka lang, basta huwag kang idle, huwag kang walang ginagawa. Kasi ang gantimpala, mami na mahal, ibinibigay niya sa mga mananampalataya na gumagawa. Amen. Paano ka bibigyan ng gantimpala kung wala kang ginagawa? Hindi pwede, mami na mahal, ang paghihintay mo sa malapanganon, wala kang ginagawa. Ang ibig sabihin dito, mami na mahal, na paggawa sa obasa ng malapanganon, una-una yung ating pagdalo. Yung ating pagpupuri, yung ating mga panalangin, yung ating paghayo, pagdadala ng kaluluwa sa paanan ng malapanganon, yung ating pagbibigay. Maging active tayo sa soul winning. Huwag tayong pag walang gawain, nandun lang tayo sa bahay natin, mami na mahal, nanonood ng TV, nagpapalipas ng oras. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi kasali, mami na mahal, yung minyal, hindi kasali yung gawaing, yung trabaho mo, hindi kasali dyan. Huwag mo isali dyan yung paglilingkod mo sa kumpanya, hindi kasali dyan. Katulad ni Martha at ni Mary, sabi ng mahal na Panginoon kay Martha, 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 naliligalig ka sa mga bagay na mawawala sa iyo. Si Maria ay naliligalig sa mga bagay na hindi aalisin sa kanya. Si Martha, wala siyang ibang ginawa kundi magluto, magsaing, maganda ng pagkain. Pero si Martha,
nandun sa tinatawag na spiritual duties, nagpupuri, nakikinig ng salita ng Diyos, nananalangin, umahayo, nagpapatotoo sa mga tao, yan ang tinatawag maminamal na paglilingkod sa Diyos. Amen? Ngayon ang tanong, maminamal, paano tayo gagantimpalaan kung wala tayong ginagawa? Kaya ka iniligtas ng ating mahal na Panginoon, kaya tayo tinawag ng Diyos, maminamahal, mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan para, sabi ng Biblia, upang maipahayag mo ang kanyang dakilang karangalan. Upang ipahayag ang kanyang dakilang karangalan sa pamagitan ng inyong pagpapatotoo. Humayo tayo, sabihin natin ang kabutihan ng Diyos, iayag natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon upang maipayag natin ang kanyang dakilang karangalan sa pamagitan ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Yan ang paraan paano natin maluluwalhati ang ating dakilang Diyos. Sinabi rito sa Hebrews chapter 6 verse 10 up to 12. Hebrews 6, 10 and 12, sabi po rito, mga minamahal, ang Diyos ay hindi liko para limutin ang inyong mabubuting gawa. Kahit napakaliit lang ng ginagawa mo para sa Diyos. Yung simpleng pagliligpit lang ng upuan, simpleng paglilinis ng CR. Yung simpleng hinahatid mo ang mga kapatiran sa CR, yung mga mahihina na mga matatanda. Aalalayan mo siya. Yung simpleng maminamahal na pakikipagkamay sa mga kapatiran, yan ay paglilingkod. Sabi, hindi nakakalimutan ng Diyos yan. Ang masama, yung wala ka man lang ginagawa. Sapagkat ang tamad at walang kabulang alipin ay itatapon sa labas. Sabi ng Mateo 25, talatang 30. Huwag nating sayangin ang bawat oras, bawat minuto, maminamal na paglilingkod sa Diyos, sapagkat bawat oras, bawat minuto ng buhay natin, yan ay babayaran ng ating mahal na Panginoon. May naghihintay na sweldo sa iyo, may naghihintay na langit, may naghihintay na gantimpala. Iba pa yung nandun ka sa langit. Yun lang napunta ka sa langit, isang malaking pribileyo na nandun ka sa langit. Yung gagantimpalaan ka pa ng mahal na Panginoon. Pero kung tamad at walang kabuluang alipin ka, hindi ka papasukin sa langit. Bawal ang tamad sa langit. Amen? Kung dito nga sa Olongga po, may mga slogan silang, bawal ang tamad sa Olongga po, lalo na sa langit. Bawal ang tamad sa langit. Basahin natin ang Hebrews 6:10, italo natin ang verse 12, at Roma 12, talatang 11. Po sa Hebreo kapitulo 6, talatang 10, at talon ng 12. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa, at ang pag-ibig na inyo ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. 12, na huwag kayong maging tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay magsisipagmana ng mga pangako. Amen. 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 Mga minamahal, tandaan niyo po, bawat salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, napakalaga niyan. Amen. Sinabi rito, maminamahal, ang Diyos ay hindi liko. Hindi siya masama, maminamahal, para limutin ang ginagawa mo. Bawat ginagawa mong paglilingkod sa Kanya, ang iyong pakikinig ng salita ng Diyos, ang iyong pagdalo, ang iyong pagbibigay, ang iyong pagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal Panginoon, ang iyong pagpupuri, ang iyong panalangin, lahat ng mga espiritual na ginagawa mo para sa Diyos, may naghihintay na gantimpala sa iyo. Amen? At hindi niya titignan kung kailan ka pa. Hindi patagalan, maminamahal, ang gantimpalang ibibigay ng Diyos. Hindi patagalan. Hindi paramihan ang ginagawa. Sabi ng Biblia, bawat isa sa atin ay gagantimpalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, Psalms 62 verse 12, sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Babayaran tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero kung sabi rito, maminamahal, kung tayo mga aliping walang kabuluan, ano na lang mangyari sa atin? Alam nyo kung maiintindihan nyo kung gaano magbibigay ng gantimpala ang Diyos, wala kang sasayanging oras, wala kang sasayanging minuto.
Kung sa sanlibutan, time is gold, lalo na sa ating mga anak ng Diyos. Napakalaga ng bawat saglit. Napakalaga ng bawat oras. Ang buhay natin ay maikli. Huwag nating sayangin sa mga walang kabuluan, walang kwentang bagay. Huwag kang magpalipas ng oras sa mga bagay na walang kwenta, sa cellphone. Ubusin mo yung oras mo sa cellphone. Imbis na magpuri ka, imbis na magpagamit ka sa mahal na Panginoon. Andun ka, nagtatago, naglalaro ng games. Sinayang mo. Yung bawat pumapatak na oras, pumapatak na minamal na segundo. Sinayang mo yung gantimpalang tinatapon mo. Sayang. Minsan, nandito ka pa sa pastoral house, nandito ka, pero naglalaro ka lang ng games. Dapat sunggaban mo yung pagkakataong gagamitin ka ng malapanginoon. Tignan mo kung saan ka gagamitin ng Diyos. Sabi, ang panahon ay masama. Sabi, samantalayin nyo ang pagkakataon sapagkat malapit nang bumalik ang ating malapanginoon. Gawin natin lahat ng paraan para maggamit tayo ng malapanginoon. Kahit maliit lang na bagay yan. Pag yan, ginawa mo para sa Diyos, may naghihintay na gantimpala. Ang masama, yung sinasayang mo yung oras mo sa walang kwenta. Kailangan, pag gumagawa ka sa malapan, merong willingness. Meron kang kusang loob, hindi yung inutusan ka. Hindi yung kinakailangan pang kalabitin para magpagamit sa malapanginoon. Hindi yung kinakailangan takutin ka pa. Nabalik ang sakit mo, hindi ka pagpapalain. Hindi mo na kailangan takutin. Kailangan meron kang willingness. Sabi rito, maminamahal ang halimbawa ng willingness. Katulad ng nabasa po natin dito sa Mateo Kapitulo. Nabasa natin sa 8, talatang 19, ang sabi ng binata. Panginoon, susunod ako sa iyo kahit saan ka man pumaroon. Kahit ano pa ang ipagawa mo sa akin, susunod ako sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng willingness. Hindi kung hindi mo pa utusan, kundi pa sabihan. Wala. Sabi rito, maminamahal, makita nyo, dito sa Mateo 25, talatang 30 hanggang 36, talon ng 41 hanggang 46, basahin po natin, ganito ang mangyayari pagdating, maminamahal, pagdating natin sa harapan ng malapan para tayo po'y gantimpalaan. Tatanggap ng sweldo. Basahin natin muna Mateo 25, 30 hanggang 36. Sa Mateo Kapitulo 25, talatang 36. Ang alipin kabuluhan, inyong itapon sa kadiliman, sa labas, diyan ang angis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Dadapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkaluluklok niya sa kanyang kaluwalhatian at kunin sa harap lahat ng mga bansa, at sila at pagbubukod-bukod din niya na gaya ng pagbukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang sa kanan, dadapat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayo sa sabi ng haris, sana nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagugutom, at ako'y inyong pinakain, at ako'y nauuhaw, at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggo, at ako'y inyong pinaroon. 41, talon sa 46. Kung magkaisa sabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan, na nihanda ng Diablo at sa kanyang mga anghel. 46, at ang mga itin na nangapaparoon sa walang hanggang kaparusahan, dadapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. 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 Pagdating natin, maminamahal, sa harapan ng ating malapanginoon, sabi, pagbubukod-bukod din niya ang kambing at ang mga tupa. Ang mga tamad at walang kabuluang alipin, walang ginagawa. Naglalaro lang ng ML. Nanonood lang ng
TV. Inuubos ang oras, walang kwenta. Sabi, ilalagay sila doon sa kaliwa. At ang sabi, magsilayo kayo kayong mga tampalasan. Nung ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nauuwaw, hindi niyo ako pinainom. Nung ako'y hubad, hindi niyo ako binihisan. Nung ako'y nasa bilangguan, hindi niyo ako dinalaw. At nung ako'y nasa ospital, hindi niyo ako ipinanalangin. Inubos ang oras sa walang kwenta. Ang daming gagawin. Pwede kang magpuri. Ang daming mga nangangailangan ng prayers. Mga kapatiran na nasa bingit ng kamatayan, 50-50. Ikaw naglalaro ka lang ng games. Sinayang mo yung oras. Sana nakatulong ka sa mga mamamatay na. Paano kung ikaw ang nandun sa kanyang sitwasyon? At habang ikaw ay naghihingalo, siya naman ang naglalaro ng ML. Sabi, nung ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nasa ospital, hindi niyo ako pinanalanginan. Nung ako'y nasa bilangguan, hindi niyo ako dinalaw. Sasabihin nila, kailan ka namin nakitang gutom, hindi pinakain? Kailan ka namin nakitang nakakulong, hindi namin dinalaw? Kailan ka namin nakitang nasa paggamutan at ikaw ay hindi namin pinuntahan? Sabi, pag hindi niyo ginawa sa mga maliliit na ito, sa mga taong itong nangailangan, hindi niyo ginawa sa akin. Ibig sabihin, pag ginagawa natin sa kapwa natin, ginagawa natin sa Diyos. Amen. At sabi ng Biblia, sa verse 46, maminamahal, sabi ng malapang sa mga tamad at walang kabuluang alipin, at ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapot ang matuwid ay sa walang hanggang buhay. Mga minamahal, malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Amen. Huwag tayong umasa, mga minamahal, na sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, tatanggap ka ng gantimpala kung wala kang ginagawa. Sinabi rito, mga minamahal, pagpapalain ka. Sabi rito sa Isaiah 1, talatang 19, kung kayo'y maikusa at magmakasunurin, kayo'y tatanggap ng gantimpala, magmamana kayo ng lupain. Ibig sabihin ng lupain, tinutukoy dito, yung kasama ka ni Kristo maghahari ng 1,000 years. Mamanahin mo ang lupain. 1,000 years. Maranasan mo ang buhay ni Adan at ni Eva na isang napakagandang lugar, nandun ka sa magandang paradise. Puro maamo ang mga hayop, ang mga prutas, napakalago, napakaraming bunga. Hindi mo na kinakailangan magtrabaho para kumain for almost 1,000 years. Abi, ang magkusa at magmasunurin ay magmamana ng lupain. Ngunit, sabi ng verse 20, ngunit ang mga matitigas ang ulo, sabi ng Biblia, ay parurusahan. Basahin natin Isaiah 1:19 up to 20, tsaka sunod natin ang 1 Corinthians 9:17. Dito po sa Isaiah Kapitulo 1, talatang 19 hanggang 20, kung kayo magkusa at magmasunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo magsitanggi at mga himagsik, kayo lilipulin ang tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Unang Korinto, Kapitulo 1, 9:17. Kapitulo 9, ang talatay 17. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Amen. Amen. Gawin mo ito na mayroon sariling kalooban, willingness. Hindi yung inutusan ka lang, hindi yung natatakot ka lang paluin ng malapanginoon. Sabi, ngunit, sapagkat kung ito'y iyong gagawin sa iyong sariling kalooban, ay may gantimpala ka. May gantimpala ka. Sabi ng banal na kasulatan, mami na mahal. Sabi, kung kayo'y magkusa at magmasunurin, magsisikain kayo ng buti ng lupain. Ngunit, kung kayo'y maghihimagsik, kayo'y lilipunin sapagkat sinilita ng bibig ng malapanginoon. Pag hindi ka na, wala kang kusa, wala kang willingness, kinakailangan mo pang pagalitan, kinakailangan mo pang utusan, kinakailangan mo pang takutin,
Sabi ng Biblia, wala kang gantimpala. Kaya sa banal na kasulatan, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, lahat ng ginagawa mo, may gantimpalang naghihintay sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Mahalaga sa atin ang bawat oras, bawat minuto. Sabi rito sa dalawang huling talata, maminamahal, Revelation 22 verse 12, sabi, narito, ako'y madaling pumaparito at ang gantimpala ay nasa akin upang bigyan kayo ng gantimpala ayon sa inyong mga ginawa. Ang sabi, tayo'y naglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag tayong mangimagot sa paggawa ng mabuti sapagkat tayo po ay gagantimpalaan ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin ang dalawang huling talata, Revelation 22:12 at Colossians 3:24. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 22, talatang 12, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Epeso, Colossians 3:24. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahina ng palakpak natin, maminamahal. Palakpak na walang gantimpala. Praise the Lord! Kaya, maminamahal, malapit nang bumalik ang ating malapan, huwag niyong sayangin bawat oras. Misa na ako ang naawa sa mga ibang mga mana ng palataya. Nandito nga sa pastoral, hindi naman nagpupuri. Naglalaro lang ng ML. Ang pinupuntahan lang dito yung Wi-Fi. Sayang. Sayang na sayang. Binigyan tayo ng talento ng Diyos, binigyan tayo ng kakayahan magpagamit, sinasayang natin, tinatapo natin sa walang kabuluhan. Balang araw, babawiin ng Diyos yan. Magsisisi ka sa bandang huli kung bakit hindi mo pinagamit ang iyong talento sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nyo alam, bawat talento na pinagagamit natin sa Diyos, ganun ang bansang paghaharian natin. Pag pinagamit mo ang limang talento mo, sabi ng Biblia, limang bansa ang paghaharian mo. Maghahari ka ng limang bansa. Pag 10 talento ang pinagamit mo sa malapang noon, marunong ka ng tumugtog, marunong ka ng mag-organ, marunong ka pang magpaawit, marunong ka pang mangaral, marunong ka pang umayo, marunong ka pang mag-asikaso sa church. Lahat ng mga bagay ginagawa mo, sabi, ang magbigay ng talentong 10 talento, 10 bansa ang paghaharian niya. Ngunit ang tamad at walang kabuluwang alipin, itatapon pa sa labas. Sayang na sayang. Amen! Kaya tayo pinili ng malapanon, sabi, before the foundation of the world, I have chosen you, maminamahal. Before the foundation of the world, hindi pa magkakilala ang mga magulang mo. Wala pang mundo, pinili ka na ng malapanginoon at ang Diyos napakamarunong upang magkamali ng pagpili sa iyo. Siya'y napakabuti, maminamahal, upang gantian ng masama ang gagawing mabuti sa gawain ng Diyos. Amen? Napakarunong, napakatalino ng Diyos. Hindi siya nagkamali ng pagpili sa iyo. Ibig sabihin, huwag mong biguin ang ating malapanginoon. Kaya ka pinili, kaya ka tinawag sa ubasan ng malapanginoon sapagkat nakita niyang may potential ka. Alam niya na darating ang araw magiging kapaki-pakinabang ka sa gawain ng ating malapanginoon. Everybody shout, praise the Lord! Eh, huwag natin sayangin yan, mga minamahal. Tayo tumayo at tumawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Awitin natin ang awiting, we will serve the Lord. Umawit tayo, mga minamahal. Minsan pa tayong magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Darating ang araw, wala na tayong mga salita ng Diyos na mapapakinggan, maminamahal. Mabubuhay na lang tayo sa sarili nating pananampalataya. Kapag dumating ang pagkakataon, mga minamahal, na wala na tayong mapapakinggan salita ng Diyos. Sariling sikap yan ang ating gagawin. Wala nang mga paalala na galing sa salita ng Diyos. Kaya umawi tayo, paglingkuran natin ang ating malapang noon habang may pagkakataon pa po tayo. Even when the trials come, no one can separate us from the love.
Malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon, huwag natin sayangin.
Ang bawat oras, bawat araw, mami naman na nalalabi. Gawin natin makabuluhan ang pananatili natin sa mundong ito na naglilingkod sa ating pinakamamahal ang Panginoon. Nakakaingit ang mga ibang mga outstation natin, mami naman. Sila'y nagkukursada. Sila po, mami naman, ay umahayo, nagpapatotoo. Ngunit ang ibang mga mananampalataya, nagpapabaya, naglilibang, mami naman, nag-uubos ng oras sa mga walang kwentang bagay. Darating ang araw, pagsisisihan mo yan, mami naman. Bakit sinayang mo ang bawat oras, bawat minuto na dapat ginugol mo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ipagsusulit natin sa ating mahal na Panginoon ang bawat araw, bawat oras na ibinibigay niya sa atin. Na tayo po'y minsan pa manalangin, mami naman, magsisipo tayo. Ating idalangin sa ating mahal na Panginoon. Nagisingin ang ating mga espiritual na buhay, mga minamahal, ang ating pananaw patungkol po sa mga bagay na espiritual. Paalagaan natin higit sa lahat ang paglilingkod sa Diyos kaysa sa mga material na bagay. Marami mga may negosyo, may mga trabaho, mga minamahal, naiipit sila sa dalawang bagay. Gusto nilang maglingkod sa Diyos, gusto nilang gumawa ng gumawa sa ubasan ng mahal na Panginoon, ngunit dahil sa kanilang mga pananagutan, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang negosyo, hindi nila magawa. Pero may mga mananampalataya, wala namang ginagawa, wala pang trabaho, pero sinasayang lang, inuubos ang oras. Sana ganun ang pagkakataon dapat habang tayo po ay malaki ang oras na ibinibigay para sa gawain ng Diyos. Gawin natin lahat na magagawa mo para sa mahal na Panginoon. Dahil pag nagkatrabaho ka na, mahati na ang oras mo, mahati na, mami na mahal, ang bawat segundo ng buhay mo, sapagkat hindi pwede, mami na mahal, na hindi ka magtrabaho pagdating ng araw. Kaya nga huwag natin sayangin, mga minamahal, gawin natin ang lahat na magagawa natin para pagluguran ng ating mahal na Panginoon. Tayo po yung manginang kapaturan, tayo po yung manalangin, ano man ang ating mga pangailangan. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, pagpapalain niya ang mga may willingness. Kung kayo'y magkukusa at maging masunurin, pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi kayo magkukulang, hindi kayo maghihikawos. Pagpapalain niya kayo sapagkat ang mahal na Panginoon ay hindi liko para limutin ang ating mabubuting gawa. Pagpapalain kanya, material, physical, higit sa lahat, spiritual na pagpapala. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa ating mga kahilingan sa mahal na Panginoon. O budakila, pagpapala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, minsan pa kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa lahat ng aming mga kasalanan, dakilang Diyos. Tulungan mo po kami, mga nalalabing araw namin sa sandibutang ito, mahal na Panginoon. Gawin mo makabuluhan at kapakipakinabang, dakilang Diyos. Gamitin mo kami kahit sa pinakamaliit na bagay, mahal na Panginoon, gusto ka namin paglingkuran. Gusto namin suklian ang mga dakilang bagay na ginawa mo, mahal na Panginoon, sa aming buhay, na kami tinubos mo sa aming kasalanan, binigyan mo kami ng pag-asa, binigyan mo kami ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kulang pa ang aming buong buhay upang ipaglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo mga anak mo, mahal na Panginoon, ipagkalupong kalma kahilingan, mga kalutasan, mga problema, kagalingan ng mga karamdaman upang sila po'y higit na maging kapakipakinabang sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo po sila, dakilang Diyos sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, lahat magsabing Amen. Mami na malipatong natin ang ating makamay sa ating mga ulo. Banggitin natin, mami na mahal, ang lahat ng gawa ng kalaban, pang lahat ng mga panghihina, panlupaypay, lahat ng mga alinlangan, mga karamdaman, mga problema, lahat ng kawalan ng gana, mami na mahal, sa paglilingkod sa Diyos, hawayin natin yan, yan po'y gawa ng Diablo. Mayroon pong pangalan ng Diablo, mami na mahal, na demonyo ng katamaran. Mayroon pa rin pong demonyo ng katamaran, mami na mahal. Sawayin natin yan. Yan po'y gawa ng kalaban, mami na mahal. Lahat ng gawa ng kalaban, mga alinlangan, mga panghihina, palupaypay, lumayas kayo sa mga pangyari ang pangalan ni Jesus. Hallelujah, lahat ng gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood. Hallelujah, demons of unbelief and doubts. Lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin sa mga pangyari ang pangalan ni Jesus. Be healed. Deliverance in Jesus, ng demonyo ng katamaran, lumayas sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, deliverance in Jesus' name.
Hallelujah! Bless us, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang malakas ang ating pinakamamahal, Panginoon. Tayo po yung sabay-sabay sumigaw, mamaya na malabang tumatalon. Sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw, abang tayo po yung tumatalon tatlong beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal, Panginoon. God bless you, mamaya na mahal. We love you so much, but there's Jesus loves you more. At bago ko po ibibigay sa ating announcement, mamaya na mahal, tayo po ikukuha nating special love offering para ito po sa monthly na bayarin natin, mamaya na mahal. Isa po yan sa bahagi ng ating paglilingkod, ng ating pagbibigay ng ating special love offering, mamaya na mahal. Ito po yung iniipunta natin monthly, mamaya na mahal, para sa mga bayarin natin sa kuryente, sa tubig, at sa pastoral house. Kaya tayo po ikukuha, mamaya na mahal, natin special love offering. Narito ang ating beloved Barad Jun. Ipanalang natin pong prayer for special offering. At binibigay kong po pagkakata sa ating beloved preacher, beloved Barad Lando, sa ating mga announcement mamaya. Amen. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, preacher Bhoy Caluya. Tayo po, mga minamalitas po natin ating mga special love offering. Dakilang Ama, sa pangalan mo, malapay ng Jesus, minsan pa, narito po ang iyong mga anak, patuloy po na nagkakaloob ng mga special love offering. Malapay noon, basbasan mo ito, ito'y nagbibigay ng para sa mga gastusin, malapay noon sa yung banalagawan, pagbayad ng ilaw, tubig, malapay noon, at ano pa man, malapay noon, ibalik mo sa bawat isa, malapay noon, mga pagpapalang ito, malapay noon. Hallelujah, ito po yung maraming maraming salamat po, malapay. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Pagbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Pagbigay ng masaya. Pagbigay ng masaya sa patuloy po tayo sa ating mga announcement, ating minamulang mga baguhan, minamulang ating mga bisita, patuloy po ating pananambahan dito po sa ating pastoral house, minamahal. Araw po ng Merkoles, yan yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo ng alas 3 ng hapon, mag-alas 6 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po yan, minamahal, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, nagsisimula po tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po ng ito pong oras, minamahal, yung ating pananambahan kapag araw po ng Linggo. At wag po natin kaliligtan, minamahal, yung ating Jesus Miracle Hour sa Facebook po yan, minamahal. Gabi-gabi po yan, Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po, sa PTV Channel 4, tuwing araw lamang yan ng Sabado. Sa PTV Channel 4, araw ng Sabado, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng ating gabi. Yung radio program po sa Dako po ng Manila, minamahal, sa DCME 1530, talapitan na ating mga radio. Sa AM band po yan, minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng ating gabi. Yan po, minamahal, ating mga programa sa radio, television, ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour,
naging ang schedule na ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Meron po tayong lihas, may naman sa ibig palihas, may lihas po tayo, meron tayong counseling, may mga katanungan po sa paglilingkod sa malapain lumapit lamang sa ating Bilabod Preachers area. Andiyan po nakahanda po ating Bilabod Preacher na kayo po ay paglingkuran. Meron tayong pong bautismo, sa hindi pa na bautismo, meron po tayong bautismo. Libre po ang bautismo po rito at damit na yung suot-suot, di po mababasa yan, na meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen. Praise God. At kung wala na po, minamahal, additional announcement ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating Pinoy na Panginoon sa tinatapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito. Mag-isa ating pasamantalang pag-iwahiwalay. Panalangin na rin po ito na ating Bilagor Girl, Dada Renato de Marocco. Amen. Praise God. Amen. Praise God. God bless you, baby. Praise God. Lord, God bless you. Kayo magmahal, magpasalamat sa daring Diyos. O patingin ng Diyos, mapagpalaming ang mga Diyos na magkapagin sa lahat, sa matamis at magkapagin pa sa Diyos. Mahal po yun noon. Maraming salamat po. Marasal sa mga po namin sa pagsama sa iyo. Mahal po yun noon. Hallelujah. Magmula sa pag-MC, mga joyful songs, solemn songs, mga buhay na puting mga kapatiran. Mag-serve ka tayo, malapat tayo. Mahal po yun noon. Kandiyan din po sa mga awitin. Then, beloved children's choir, adult choir, maging youth choir, panis choir, malapun noon. Maraming salamat po, malapun noon. Lalo tigit sa lahat, malapun noon. Damay po sa amin, malapun noon. Niyong matamis na pisit sa aming kalagitnaan, malapun noon. Maraming salamat po, malapun noon. At ganoon po, malapun noon. Hallelujah, mga bangilin ng kaligtasan, na napakinggan, malapun noon. Maraming salamat po, malapun noon. Hallelujah. At sa dakong pagbibigay ng kaputandong, malapun noon. Patuloy po ang pagpalain, lahat kami mga anak mo, malapun noon. Hallelujah. Maging po, malapun noon. Mo special offering malapun noon, pagpalain mo lang kapatiran, napatuloy na bibigyan sa mga gaway mo malapun noon, hallelujah. At gawin mo sa aming pagsamad ng pag-iwalay malapun noon, kung paano malapun noon, nihatid malulahati lahat mga anak mo malapun sa luya, at mag-isa ka rin pag-uwi malapun noon, pag-ingatin niyo po sila malapun noon, ilay sa muskasya at kapabakan malapun noon, lahat mga drive malapun noon, hallelujah. Pag-ingatin lahat mga kapatiran malapun noon, maraming salamat po malapun noon. Ito po sa madalangin sa matamis at makapalim pa kasi in Jesus' name. Hallelujah. Absolutely. Amen. Praise God. Lord, po. Kamaya po tayo minamahal. Misi at ingat po sa pagtawid. Handa po nyo kaya may iniibig. Kung least mas iniibig po tayo ng ating pinuwalapan. Amen.